Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang car amplifier. Ayan, kung titignan nyo, extra na car amplifier. So ito palang car amplifier na to, bale nais ko na dati to. Ang naging problema nito nung una kong gawin to ay ayaw mag-power. Hanggang sa nais ko mga boss, bale nakita kong problema, meron ako nakitang shorted na diode. So sa mga gustong makapanood kung paano ko inayos to nung una kong gawin to, so hanapin nyo lang dito sa aking mga video. So ngayon mga boss, bale bubuksan ko ulit tong car amplifier na to kasi nga base sa customer meron daw problema tong car amplifier. Kaso mga boss, hindi na katulad yung gagawin natin dito nung una kong ginawa tong car amplifier na to. Kasi ulitin ko itong car amplifier na to nung una kong gawin to or buksan, bale problema nito ay ayaw magpower. Hanggang sa naayos ko mga boss, ngayon bumalik na naman. Kasi nga meron daw problema tong car amplifier. Hanggang sa natanong ko sa customer kung anong problema nitong car amplifier, hanggang sa sinabi ng customer, bale ang problema ngayon nitong car amplifier na to ay yun daw kanyang isang speaker ay pawala-wala daw yung kanyang tunog. So minsan daw meron tunog, minsan naman wala. So yun bale ang problema nitong car amplifier ngayon. Ngayon mga boss, bale itong car amplifier na to, bale alam ko na yung problema. Kasi nga nung nasa sasakyan pa itong car amplifier na to, so ako mismo tinignan ko, tinest ko. Hanggang sa nakita ko mga boss, bale may problema dito itong kanyang mga RCA. Ayan, kung nakikita nyo yung RCA input na yan, so yan ang may problema dito sa car amplifier na to. Kasi kapag ginahawakan natin yung jack na naka-input dito, so minsan tumutunog yung isang speaker, minsan naman nawawala. Hanggang sa base sa pag-test ko or actual test ko dito, so itong RCA yung may problema. Posible nag-loose yung solder nito or minsan naman posible maluwag na tong mga RCA. So ngayon yun yung bale gagawin natin ngayon, bale papalitan lang natin tong kanyang RCA. Kasi yun lang naman yung problema nitong car amplifier na to. Pero bago natin simulan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. So ayan mga boss, bale bubuksan ko na muna tong car amplifier. So hindi naman natin kasi pwedeng palitan tong RCA na hindi natin bubuksan tong car amplifier. So ito lang yung problema pagdating dito sa mga car amplifier. Kapag meron tayong gagawin dito, panigurado sa gusto natin, tatanggalin natin lahat tong kanyang mga screw, pati na rin yung kanyang main bolt. So pagdating sa mga car amplifier, ito yung problema. Katulad dito mga boss, dito sa gagawin natin, bale magpapalit lang tayo ng RCA. Pero hindi natin mapapalitan tong RCA na yan kung hindi natin tatanggalin lahat tong mga screw dito sa car amplifier at pati na rin yung kanyang main board. So yan lang yung medyo matrabaho dito sa mga car amplifier. Sa gusto natin, kailangan natin tanggalin yung mga screw na yan. So dun pala sa mga nagpapa-shoutout, so tapusin lang natin tong video na to. So after na lang maayos tong car amplifier na to, dun ko na lang kayo i-shoutout. So abangan nyo lang. Tapusin lang natin tong video na to. So i-forward ko na yung video mo boss para madali na. So ayan, kung papansin niyo, bale natanggal ko na yung cover niya dito. So papansin niyo rin, hindi natin pwedeng tanggalin yung RCA na yan kung hindi natin tatanggalin tong kanyang main board. So yan yung sinasabi ko kanina. So sa ayaw gusto natin, kailangan natin buksan lahat to at baklasin tong kanyang main board. So ayan, kung papansin ninyo, bale natanggal ko na yung cover nitong car amplifier dito sa ibaba. Kung papansin ninyo, ayan yung kanyang mga parts. So marami siyang parts. At kung papansin natin, itong mga power transistor na ginamit dito sa car amplifier na to ay tig 8 piraso, ayan, kabilaan. So malakas na rin itong car amplifier na to kasi bale ang ginamit na power transistor ay 16 pieces.
Pero hindi tayo magre-repair dyan, mga boss. Bale, magre-repair lang tayo dito. Ayan, dyan sa jack na yan. Bale, tatanggalin lang natin yan. Pero bago yan, kailangan na muna natin baklasin tong kanyang mainboard. Kasi hindi natin pwedeng tanggalin yung RCA kung hindi natin tatanggalin din tong kanyang mainboard. So, napakaraming tornilyo yan. Ayan, kung papasin ninyo, isa-isa natin tatanggalin yan. Lahat yan, mga boss. So, kung isipin nyo, magpapalit lang tayo ng RCA, pero... Ayan, dami natin babaklasin muna bago natin mapalitan tong kanyang RCA. So, napakasimple lang yung gagawin natin pero mahirapan tayo dito or matatagalan tayo dito sa pagbaklas dito sa kanyang mainboard. Kasi ang dami niyang mga screw. Ayan o. So, ipo-forward ko na din yung video mo, boss, para madali na rin tayo. So ayan, kung papansin ninyo, bale natanggal ko na itong kanyang mainboard. At kung papansin ninyo rin pala, yung mga screw or tornilyo nitong car amplifier, ayan, napakarami kung titignan nyo. So lahat ng mga screw na yan or tornilyo, bale binaklas natin lahat yan dito sa car amplifier. Kung isipin natin, bale ang gagawin lang natin dito sa car amplifier na to, ulitin ko, magpapalit lang tayo ng jack. Pero kung papansin ninyo, yung mga tornilyo na tinanggal natin dito sa car amplifier na to, napakarami. Ayan o. So kahit nasabihin natin na magpalit lang tayo ng jack, hindi natin masasabing madali lang yan. Kasi sa pagbaklas pa lang dito sa mainboard nitong car amplifier, mahirap na. Ngayon, kung titignan natin tong RCA na to, so meron nga siyang loose solder, ayan, dito sa board. So kaya pala nawawala yung tunog nitong isang speaker nitong car amplifier kasi nga meron siyang loose solder. Ayan o. So kung nakikita nyo, meron siyang crack. So ibig sabihin, tong RCA na to, pupwede pa yan. So hindi natin masasabing sira tong kanyang RCA kasi nga meron tayong nakitang loose solder dito sa mismong terminal nitong kanyang RCA. Pero ganun pa man, kahit na okay pa tong RCA na to, papalitan na rin natin yan kasi nga yung customer gusto nang ipapalit yung RCA na yan. So wala tayong magagawa mga boss, yun yung susundan natin. So customer na yung nagsabi na palitan na tong RCA, although pupwede pa naman to, disorder lang naman kasi yung problema nito, kaya nawawala yung tunog nitong kanyang isang speaker. Ngayon mga boss, tatanggalin ko lang, ayan. So ayan, kung titignan nyo, bale natanggal ko na tong RCA, ayan. So yan bale yung papalitan natin, so bibili lang muna ako ng ganito, so ipopost ko na muna tong video. So ayan mga boss, bale meron na akong nabili, kaso yung nabili ko, hindi katulad nito kasi nga wala akong mahanap na katulad nito. So lahat ng electronic shop dito sa lugar namin, napuntahan ko na, wala akong mahanap. So bale ito na lang yung binili ko, ayan. Kung pwede naman to mga boss, bale re-remedyuin na lang natin to para... Ayan, bale, ganyan na lang gagawin natin para magkamukha dito sa tinagal natin. So, tatanggalin ko lang yan, ayan, para mapagdikit natin tong RCA na yan. So, gawin ko lang. So, ayan mga boss, bale, na-remedyo ko na tong RCA na binili ko. Kung papansin ninyo, yung isang tenga nitong RCA, bale, tinanggal ko lang para itong RCA naman na isa, may dikit natin dito sa isang RCA. Ayan. So, kung papansin ninyo, parang magkamukha na itong original nitong tinanggal natin RCA dito sa binili natin. Ngayon mga boss, after kong ma-remedyo itong RCA na binili ko para lang matulad dun sa tinanggal natin dito sa mainboard, ngayon, ilalagay na natin to dito sa mainboard. So, ipipix na natin yan. So kung titingnan nyo, ayan, bale tapos ko nang may fix or may lagay itong mga RCA. So papasinin natin, ayan o, dikit na dikit itong mga RCA. So parang ganito rin yung binili natin. Ayan. Ngayon, bale, babalik na natin to. So ngayon, bago natin ibalik itong mainboard, so i-check nyo muna itong mga insulation. Ayan, itong mga plastic. Ayan, na maninipis na plastic.
So, i-check nyo muna yan bago nyo ibalik yung mainboard. Kasi kung hindi nakalagay yan, kapag nakalimutan nyo ilagay yan or hindi maayos yung pagkalagay, kapag binalik natin itong mainboard tapos sinupply natin na supply, posible na magkakaroon pa ng problema itong car amplifier. Posible na masi-short itong car amplifier once na yung mga insulation na yan ay hindi nakalagay ng maayos. So, tandaan nyo yan kayong mga baguan, wag na wag nyong kakalimutan na tignan yan bago nyo ibalik itong mainboard nitong mga car amplifier. Ngayon mga boss, after natin may ilapat itong board, itong mainboard dito sa mga insulation, ayan, itong mga power transistor dito sa mga insulation. So, ipipix na natin yan. Bale, ilalagay ko na yung mga ibang tornilyo nitong kanyang mainboard para yun na nga, hindi na gumalaw. At hindi na rin matanggal yung mga insulation. So, ipipix ko lang mga boss para yun na nga, matest na natin itong car amplifier kung meron na ba siyang left and right, kung hindi na bumawawala yung tunog nitong kanyang isang speaker. So, ibalik ko lang, ipo-forward ko na din yung video sa pagbalik nito or sa pagbuhod dito sa car amplifier para madali na tayo. So, buhin ko lang. So, ayan, kung papasin ninyo, bale, tapos ko nang may ilagay yung mga tornilyo nitong kanyang mainboard dito sa mga power transistor. Ngayon, bago natin itesto or supplyan, so, i-check na muna natin kung wala bang grounded dito sa mga power transistor to body ground nitong car amplifier. So, gagamit tayong tester dito, ayan, set lang natin sa buzzer. Ayan, bale, na-set yung aking tester sa buzzer. Kung pakinggan nyo, ayan, nagbabuzzer yung ating tester. So, ang gagawin lang natin dito, ayan, kung titingnan nyo, itong mga test probe nitong ating tester, yung isang probe, itap lang natin dito sa kaan nitong car amplifier, either itong negative or itong positive. So, walang problema yan kahit alin dyan yung itap natin dito sa pinaka case nitong car amplifier. So, gawin natin mga boss, ayan. So, pakinggan nyo lang itong ating tester kung magbabuzzer or hindi. So, kung napapansin nyo, ayan, hindi nagbabuzzer itong ating tester. So, dapat wala tayong marinig na buzzer. Ngayon, kapag meron tayong narinig na buzzer, so, ibig sabihin, meron grounded dito sa mga power transistor connected dito sa kaan itong car amplifier. So, kapag ganyan, hindi maganda yon. Kailangan natin i-check o tanggalin yung grounded bago natin supplyan or i-test itong car amplifier. So, napansin nyo, dito sa walong power transistor, dito sa kaliwa, wala tayong narinig na buzzer. Ngayon, try naman natin dito sa kanan. So, try natin. So, itap lang natin itong test probe dito sa paan itong mga power transistor. Tapos, pakinggan lang natin kung magbabuzzer ba yung tester or hindi. So, ayan, no, boss. So, hindi naman nagbabuzzer yung aking tester. So, meaning, walang grounded dito sa mga power transistor to ground dito sa car amplifier. So, kapag ganyan, pwede na natin na supplyan tong car amplifier, masasabi na natin na safe na natin supplyan tong car amplifier. So, yung bagay na yan, mga boss, bago nyo supplyan yung car amplifier, so, kailangan nyo gawin yan. Kasi napaka-importante yung bagay na ginawa natin. Katulad dito sa car amplifier na to, nagpa-power on naman tong car amplifier, wala naman problema dito sa kanyang main amplifier. Bali, ang problema lang nito, itong RCA. So, kapag tinanggal nyo itong mainboard, hindi nyo naibalik ng maayos, tapos hindi nyo ginawa yung ginawa ko, mo boss, yung pag-test natin dito sa mga power transistor to ground nitong car amplifier. So, once na meron nagkadikit dyan, pag nilagyan natin na supply itong car amplifier, may tendency na masisira itong car amplifier. So, lalagi yung problema. Kaya, bago nyo i-test or supplyan itong car amplifier, so, kailangan i-check nyo muna yung continuity dito sa mga power transistor to ground nitong car amplifier. Kasi napaka-importante yan. So, tandaan nyo yan kayo mga beginners. Ngayon, ipipix ko lang ito mga boss. Buuin ko lang para yun na nga, matesting na natin. So ayan, kung papansin ninyo, bale, sa soundcheck na natin itong car amplifier, kung papansin ninyo,
Meron na tong speaker at ng jack. So, naka-input tayo. Ayan, kung titignan nyo, dito sa channel 3 and 4. So, dyan tayo mag-input kasi nga, dyan yung may problema dito sa car amplifier. Sa channel 3 and 4. Bale, gagamit tayo dito itong laptop. Ito yung gagamitin kong signal. Tapos, kung papasinin natin itong speaker, ayan, left and right na speaker. So, nakalagay itong speaker dapat sa 3 and 4. Kasi naka-input tayo, dun sa input ay channel 3 and 4. Ayan, kung papasinin nyo, bale, naka-input kasi tayo dyan sa 3 and 4. So, pagdating naman dito sa output, dapat nakalagay itong speaker sa 3 and 4. So, dyan yung itetest natin kasi dyan yung may problema dito sa car amplifier. Ngayon, papasinin nyo, ito naman yung supply. Ayan, positive, negative. Ito yung gagamitin kong power supply. Itong computer supply. Ngayon, power on ko na mga boss para matry na natin. Kung napansin nyo, ayan, nag-on na itong car amplifier. Umilaw na yung ilaw. So, bale, play na lang ako ng music. So, tignan natin kung hindi na ba mawawala yung tunog nitong isang speaker nitong car amplifier. So, play ko na mga boss. So yun mga boss, left and right, gumagana yung mga speaker. Ngayon, para mas makita nyo, tanggalin ko muna tong isang jack. So isa lang yung paanda rin natin para talaga makita nyo na gumagana tong left and right nitong car amplifier. So play ko mga boss, pakinggan nyo. So, narinig nyo mga boss, tumutunog. Ngayon, tanggalin naman natin yung isa, ilagay naman natin yung kabila. Ayan. So, pasinin natin kung tutunog rin ba. So, yun mga boss, nakita nyo. Magkabilaan, tumutunog itong mga speaker. So, meaning, okay na itong car amplifier. So, yun lang naman bale ang problema nito mga boss. So, ayan, bale, ito lang yung pinalitan ko mga boss, itong kanyang RCA. Ngayon, dahil okay na itong car amplifier na to, so, bago natin tapusin itong video na to, shoutout muna tayo. So, ayan, shoutout nga pala kay Sir Rowel Cunanan, shoutout sa'yo, sir. At kay Noni Garcia, shoutout din sa'yo, sir. At kay Sir Maying Tech PH Official. So ito mga boss, meron tong channel. So pag-ibisitahin na lang yung kanyang channel, ayan yung kanyang pangalan, Maying Tech PH Official. So shoutout sa'yo sir. So ayan, shoutout din kay Sir Noelito Kinko or Cinco. Shoutout din sa'yo sir. At last but not the least, kay Sir Ted Amlon. So shoutout din sa'yo sir. So sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na, hindi ko kasi mahanap. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, so, i-comment nyo na lang yung pangalan nyo dito sa video na to. So, yun mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, maraming salamat mga boss! For lovers only.